nagpunta ng kulungan ang babaeng abogada. Subalit laking gulat niya noong makita rito ang dati niyang asawa. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang abogada. Lumaki si Kiara sa pangangalaga ng kanyang tiya Belen na kapatid ng kanyang ina. Wala kasi siyang nakagis ng ama at ang kanyang ina naman ay pumanaw dahil sa malubha nitong sakit. Kaya naman ang bawian ng buhay ang kanyang ina ay wala na siyang ibang nagawa nang kuwain siya ng kanyang tiya Belen para doon na ito mamalagi sa poder niya. Ayaw na ayaw pa naman sana ni Kiara sa poder ng kanyang tiyahin. Dahil kilala niya ito bilang isang malupit, lalo na sa mga bata. Pero dahil wala naman siyang ibang malalapitan ng mga sandaling iyon, ay sumama na rin siya dito. Hindi naman siya nagkamali dahil naging malupit nga ito sa kanya at ginawa pa siyang alipin. Walang katapusang utos araw-araw at pakiramdam din ni Kiara ay hindi siya pwedeng magreklamo dahil kapag ginawa niya iyon baka patigilin siya ng kanyang tiyahin sa pag-aaral bagay na kinatatakutan niya. Hoy Kiara, ano tong mga naririnig kong may nobyo ka na daw? Tanong ng kanyang tiyahin isang umaga nang sabay silang mag-almusal. Opo tiya. Nakayuko niyang sagot dito. Baka yan ang maging dahilan kung bakit hindi ka makapagtapos ha. Sinasabi ko sa'yo, kapag nagkamali ka ng galaw, itatakwil talaga kita. Wala akong pakialam kung multuhin ako ng kapatid ko dahil sa pagtatakwil ko sa'yo. Hindi ko rin naman po pinababayaan ang pag-aaral ko, tiya. Sa katunayan po niyan, malalaki po ang marka ko. Pagmamalaki niya pa. Hindi ko tinatanong ang marka mo. Ang gusto ko lang makapagtapos ka para naman balang araw mapakinabangan kita. Kung hindi ka lang matalino, hindi ako mag-aaksaya ng pera sa pagpapaaral sa'yo. Hindi na lamang umimik pa si Kiara sa sinabi ng kanyang tiyahin. Hindi niya na rin mabilang kung ilang ulit niya na bang narinig ang mga salitang iyon mula sa ginang dahil halos araw-araw naman talaga nitong pinaparamdam sa kanya na kung hindi siya matalino ay hindi siya nito pag-aaralin. Matapos kumain ay nagmadali na ring pumasok ang dalaga sa paaralan. Doon nakita niya naman ang nobyong si Larry na nasa may entrance gate na halatang hinihintay siya. Kanina ka pa ba dito? Tanong niya agad dito. Hindi pa naman masyado, natagalan ka yata ngayon. May inuutos pa kasi si Tia sa akin bago ako umalis ng bahay. Talaga? Sa dami ng araw at oras ha? Sinakto niya pa talaga na may pasok ka? Iyaan mo na. Alam mo namang wala akong magagawa kundi ang sundin na lamang si Tia. Di ako pwedeng magreklamo eh. Kung marami lang sana akong pera, ako na lang sana ang magpapaaral sa'yo eh. Larry, huwag mo nang isipin yan. Naayos pa naman ako eh. Pasasaan ba't ibibigay din sa akin ang tadhana ang lahat ng kahilingan ko sa buhay? Isa pa, ganun lang yan si Tia pero malaki ang utang na loob ko sa kanya. Dahil kung hindi niya ako kinuha at kinupkop, edi wala ako ngayon dito. Kung sa bagay. Pero hindi naman porkit pinag-aral ka niya, iaaraw-arawin ka na niyang pagsasalitaan ng hindi maganda. Hayaan mo na, tara na lang sa loob. At baka mahuli pa tayo sa klase. Pinilit na lamang ng dalaga na ngumiti dahil kung hindi niya gagawin iyon ay baka mas lalo lang magalit ang nobyo sa tiyahin niya. Medyo matagal na rin si Larry at Kiara na magkarelasyon. Nung unay, wala naman talaga sa plano ng dalaga ang pumasok sa pakikipagrelasyon. Pero dahil sa pagtagal at nakilala niya na rin ang gusto ang binata, kaya sinagot niya na rin ito. Hindi naman siya nagsisisi na sinagot niya ito dahil napakabait nito at lagi na lamang pinapagaan ang kanyang loob. Si Larry din ang naging kakampi niya sa lahat ng bagay at naging human diary niya. Mabilis lumipas ang oras at uwian na. At dahil nangako si Kiara na dadalaw muna siya sa puntod ng yumaon niyang ina, ay sinamahan na rin siya ni Larry papunta doon.
Maliban sa nobyo ay doon niya na rin iniiyak ang lahat ng sakit na nadarama niya. Tahan na, baka isipin ng mama mo wala akong magawa para pagaanin ang loob mo. Pagbibiro ni Larry para matigil siya sa pag-iyak. Natawa naman si Kiara at dali-daling pinunasan ng kanyang mga luha. Ano ka ba? Alam na ni mama na ikaw ang kakampi ko sa malupit na mundong to. Kaya di siya magagalit sa'yo. Kahit na, nga pala hindi pa ba tayo uuwi? Tumidilim ng langit eh, baka abutan pa tayo ng ulan. Mapagalitan ka na naman ulit ng tiyahin mo. Agad namang napatingin si Kiara sa kalangitan at doon na siya napangiti ng mapait. Alam mo ba kung bakit madilim ang kalangitan ngayon? Bakit? Kasi uts yan ni mama. Nakikidalamhati rin siya sa sakit na nadarama ko eh. Ngiti na lamang niya. Nagpaalam naman siya agad sa ina at naglakad na pauwi kasama si Larry. Ngunit hindi pa man sila nakakailang hakbang ay agad nang bumagsak ang malakas na ulan kaya agaran silang naghanap ng masisilungan at napunta sila sa maliit na kubong naroon na walang katao-tao. Dito na muna tayo pansamantala Kiara hanggang sa tumila ang ulan. Saad ni Larry. Basang-basa na nga tayo, maligo na lang tayo sa ulan pauwi. Kung tayo lang ay pwede naman, pero paano tong bag natin na may lamang aklat? Wala pa naman tayong pera kapag nasira to, di ba? Tawa na lamang ni Larry. Wala na rin nagawa pa si Kiara kundi ang manatili na muna doon hanggang sa huminto na ang ulan. Ngunit tila binibiro pa sila ng panahon dahil imbis na huminto ang ulan ay mas lalo pa nga itong lumakas. Naku, tiyak galit na galit na si Tia ngayon dahil anong oras na't wala pa rin ako sa bahay. Nag-aalala ang wika ni Kiara. May rason ka naman eh, kaya hindi mo kailangan matakot. Teka, parang may natira pa akong pagkain dito sa bag. Sana lang dito nabasa. Oh, hindi pa pala. Kainin mo na muna to. Hati na lang tayo. Hindi pa naman ako nagugutom, kaya sa'yo na lang yan. Salamat, Larry. Pasasalamat niya sa nobyo. Ngunit ng gabing iyon, kasabay ng papalakas na ulan ay ang hindi inaasahang paglakas din ng bugso ng kanilang damdamin. Kaya naman wala na rin kontrol si Kiara at Larry sa kanilang mga sarili at doon may nangyari sa kanilang dalawa. Kapwa naman nakatingin ang dalawa sa kawala nang mapagtanto nila ang kamaliang kanilang nagawa. Kiara pa, uwi na ako Larry, mahina na rin ang ulan. Pagputol niya sa sasabihin nito. Hindi, sasama ko. Alam kong pagagalitan ka ng tiyahin mo, kaya ako nang kakausap sa kanila. Hindi na, umuwi ka na rin sa inyo at baka mapagalitan ka rin. Ako nang bahala sa sarili ko. Sige, pero magsabay na tayo doon. Tumango naman si Kiara bilang tugon. At bago sila magkanya-kanya ng direksyon, ay nagsalita muna si Larry. Kiara, patawarin mo ako. Pero gusto ko lang malaman mo na pananagutan ko nangyari sa atin. Hindi ako tatakbo. Isang pilit na ngiti na lamang ang iginawad ni Kiara sa nobyo. Hindi lang naman kasalanan ni Larry ang kung ano man ang nangyari sa kanila. Dahil maski siya ay nadala na rin sa bugso ng kanilang damdamin. Pagdating sa bahay ng tiyahin ay inaasahan niya na rin ang sermon nito kaya naman ang paluin siya nito ng ilang beses at hindi pa kainin sa gabing iyon ay tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa. Sinasabi ko sa iyo Kiara, pag may nalaman akong may ginawa kang hindi mabuti mag-alsabalotan ka na agad dahil kaakalad ka rin kita palabas ng bahay ko. Sigaw sa kanya ng tiyahin. Kahit nasa silid lamang siya ay panay pa rin ang pag-iyak ni Kiara. Panay din ang pagtawag sa kanya ni Larry pero hindi niya ito sinasagot. Hindi na rin muna siya pumasok sa paaralang kinabukasan dahil mugtong-mugto ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Kaya naman inutusan na lamang siya ng kanyang tiyahin na maglako ng isda para may pera sila sa araw na iyon. Nang makapasok na siya sa paaralan ay agad naman siyang sinalubong ng nobyong si Larry. Ba't di ka pumasok kahapon? Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba ng tiyahin mo? Sunod-sunod na wika nito. Pinalo ako pero saglit lang. Tsaka sanay na ako sa palo ni tiya no? Kaya medyo manhid na rin ang katawan ko dun. Ngiti na lamang niya dito. Ikaw, di ka ba pinagalitan? Tinanong lang naman nila ako. At sinabi kong totoo.
Ayos ka lang ba talaga? Oo, sige na, pumasok na tayo sa loob at baka hindi na ako makahabol eh. Wika na lamang niya dito at hinila na ang nobyo papasok. Ngunit nakalipas pa ang ilang buwan ay tila may napapansin na ng dalaga sa kanyang sarili. Ang uniforme niya kasi na madalas niyang isuot sa paaralan ay hindi nakasya sa kanya. Bukod doon, para rin siyang may sakit dahil napapadalas ang pagkahilo niya at ang kanyang pagsusuka, dahilan para hindi siya makapasok sa paaralan ng ilang araw. Hoy, Kara, ilang araw ka nang liban na? Wala ka bang planong pumasok? Tanong sa kanya ng tiyahin. Masama po kasi talagang pakiramdam ko, Tia. Nihilo po ako. Lagi na lang. Aba, hindi na rin kita mapakinabangan dito sa bahay ah. Baka naman nag-iinarte ka lang para hindi ka makapagtrabaho. Baka nakakalimutan mo hindi ka prinsesa dito. Ngunit imbis na sagutin iyon ni Kiara ay bigla na lamang bumaliktad ang kanyang sikmura. Kaya naman dali-dali siyang napabangon at nagtungo sa banyo. Kunot noon naman siyang tinitigan ng ginang ano ay parang may tamang duda na rin sa kanya. Masama po talagang pakiramdam ko, Tia. Pasensya na po talaga. Hoy, tapatin mo nga kung bubita ka. Buntis ka ba? Po, huwag mo akong sinasagot ng tanong. Buntis ka ba? Nanlaki ang dalawang mata ni Kiara sa naging tanong na iyon ng kanyang tiyahin. Ang totoo'y wala rin siyang ideya pero posible dahil may nangyari naman talaga sa kanila ng nobyong si Larry. Buntis ka ba o hindi? Tanong sa kanya muli ng ginang. Hindi ko po alam, Tia. Kasabay ng sagot niya ay ang malakas na pagsabunot naman ng tiyahin sa kanya. Nalintik ka na, sinasabi ko na nga be. Sinabihan na kita, Kiara, na kapag may gawin kang hindi ko ikasasaya ay palalayasin kita dito sa bahay ko. Hindi ako naglalaan ng pera para sa pag-aaral mo, para hindi ka mapakinabangan. Tia, hindi ko po alam. Umiiyak niyang wika. Anong hindi mo alam, ha? Mag-alsa balutan ka na at lumayas ka na sa bahay ko. Layas! Tia, maawa po kayo sa akin. Wala po akong ibang matutuloyan. Wala akong pakialam. Problema ka na nga para sa akin. May dadalhin ka pang isang problema. Layas! Lumayas ka! Pagtataboy nito sa kanya. Sa huli ay wala na rin nagawa pa si Kiara kundi ang umalis sa bahay habang ang tingin ng mga kapitbahay nila sa kanya ay dinaig pa niya ang may ginawang krimen. Naku, buti nga sa batang niya na pinalayas ni Gemma. Paano kasi yung bata-bata ang landi na? Narinig ko kanina na sinabi ni Gemma na nabuntis daw yan ang nobyo niya. Eh talaga ba? Naku, iba na talagang makabagong henerasyon ngayon. Wala nang takot gumawa ng masama. Buti kung pananagutan siya ng lalaki. Wala namang ibang kamag-anak yan eh. Walang utang na loob. Si Gemma na ang nagmagandang loob na ampunin, kupkupin at pag-aralin siya. Siya pa tong may ganang gumawa ng hindi kaaya-aya. Iilan lamang iyon sa mga usap-usapan ng kapitbahay nila na hindi nakaligtas sa pandinig ni Kiara. Wala naman siyang magawa kundi umiyak dahil siya naman talaga ang may kasalanan. Kung saan siya pupunta ay hindi niya alam dahil unang-una wala naman siyang nakikilalang ibang kamag-anak. Maliban na lamang sa kanyang tiyahin kaya dumiretso siya sa puntod ng kanyang ina habang daladala ang bag niya na may mga lamang damit. Ma, nagkasala po ako. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na siguro matutupad ang pangako ko sa inyo na maging abogada ako. Hindi ko rin po kayang isakripisyong bagong buhay sa loob-loob ko dahil lang gusto kong matupad ang pangarap ko, ma. Patawarin niyo po ako. Iyak niya. Doon niya inilabas ang lahat ng hinanakit niya. Natigil lang siya sa pag-iyak nang tumunog ang kanyang cellphone at ang nobyong si Larry ang tumatawag. Larry. Sa mahina niyang panimula. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Hindi ka na pumapasok. Hindi mo rin sinasagot ang tawag ko kaya nilaksan ko ng loob ko. At pumunta na sa bahay ng tiyain mo. Wala na akong pakialam kung mapagalitan man ako o ano pero ang sabi ng tiya mo, pinalayas ka raw niya. Nasaan ka ngayon?
Naiyak namang muli si Kiara. Larry, buntis ako. Tumahimik ang nasa kabilang linya kaya muling naiyak si Kiara. Ilang sandali pa'y muling nagsalita si Larry. Lumingon ka. Ano? Lumingon naman agad ang dalaga at doon niya nakita ang nobyo. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit. Alam ko ng sitwasyon mo. Ba't di mo naman sinabi agad sa akin? Larry, ayaw kong bigyan ka ng problema. Hayaan mo na lang akong harapin tong mag-isa. Sa tingin mo, hahayaan kong mangyari yan? Sinabi ko na sa'yo, Kiara, na kahit anong mangyari, pananagutan kita. Hindi mo kailangan suluhin ang problema mo din. Nandito naman ako eh. Handa akong damahin ka dahil mahal kita. Tumango naman ang dalaga at napangiti. Kahit papaano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. Teka, paano mo nalaman na nandito ako? Wala. Naisip ko lang kasi na tiyak umiiyak ka na naman at wala ka namang ibang pinupuntahan lalo na kapag sobrang bigat ng pakiramdam mo. Kaya naisip ko na nandito ka. Sumama ka na sa akin pa uwi. Sa inyo? Pero Larry, ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Doon na muna tayo pansamantala. Pero aalis din tayo doon kapag nagkaroon na ako ng pera. Hindi na rin nakaangal pa si Kiara sa gusto ng nobyo dahil kung magmamatigas pa siya, hindi lang buhay niyang malalagay sa alanganin, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang anak sa loob niya. Pagdating sa bahay ni Larry ay nakahinga naman siya ng maluwag nang malamang mababait ang mga magulang nito. Sa katunayan ay asikasong-asikaso pa nga siya ng ina ng binata, kaya naman kahit papaano ay naging masaya si Kiara doon. Huminto si Larry sa pag-aaral para maghanap buhay. Nung una hindi pa sana sang-ayon si Kiara sa desisyon ng nobyo, pero dahil nahihiya na rin siya sa mga magulang pa ni Larry, kung ang yun pa ang bubuhay sa kanila, kaya pumayag na lamang ito. Tila naging maswerte naman ito dahil agad itong nakahanap ng trabaho at doon na nagsimulang mag-ipon. Sa susunod na buwan, magpapakasal lang tayo, Kiara. Kahit hindi bongga, tayo-tayo lang, ayos na yun. Papakasalan kita. Diba? Papakasalan kita ulit kapag makakita pa ako na mas maayos na trabaho at makapag-ipon ng mas malaki. Larry, hindi na. Dagdag gastos lang yun. Kaya nga, diba nagtatrabaho ako para may panggastos? Isa pa, gusto kong matigil na masabi-sabi ng hindi na maganda. Gusto ko rin na madala legally ng anak natin ang apelyido ko. Pagkatapos naman natin magpakasal, bubukod na agad tayo. Hanap ako ng bahay, nakasya tayong tatlo. Napangiti naman si Kiara sa sinabi ng nobyo. Hindi niya rin maiwasang bumilib dito dahil kahit parehas lang naman silang mga bata pa ay kitang-kita niya kung gaano nakamature ang pag-iisip nito. Di naman siya nito binigo dahil sa mga sumunod na buwan nga ay nagpakasal nga silang dalawa. Hindi man magara at sila-sila lang ay ayos na iyon para sa kanila. Basta't ang importante ay nairaos nila ang kasal. Ngunit ilang araw matapos ang kanilang kasal ay agad isinugod sa ospital si Kiara. Dahil dinugo ito. Isang malungkot na balita naman ang kanilang nalaman dahil nakunan nga ito. Hindi totoo yan, buhay ang anak ko. Naiiyak na wika ni Kiara. Labis-labis ang pag-iyak ni Kiara at Larry dahil ginawa naman nila ang lahat ng pag-iingat pero talagang hindi para sa kanila ang anghel na iyon. Ilang buwan din bago natanggap ni Kiara ang pagkawala ng kanilang anak. Bumukod na rin sila dahil naniniwala si Larry na baka kapag nakabukod na sila ay makabuo silang muli ng pamilya. Hindi niya naman kailangan bumukod anak, iha, maayos naman kayo dito. Saad ng ina ni Larry. Nay, kailangan po namin gawin to. Dadalaw pa rin naman po kami dito eh. O siya, sige, basta Kiara, iha. Huwag kang magpapadala sa lungkot ha. Tibayan mo lang ang loob mo. Opo, nay, maraming salamat po. Napangiti niyang wika dito. Maliit lang ang bahay na pinaglipatan nila. Pero kasya naman sila doon at malinis din kaya kahit papaano'y panatag si Kiara.
Binigyan din siya ng kaunting budget ni Larry para makapagtinda ng pangmeryenda para na rin malibang asawa kahit kaunti. Yun na rin kasi ang gusto ni Kiara at pinagbigyan lang siya nito. Pero tila hindi naging maganda ang ideyang iyon ni Kiara dahil imbis na malibang siya at makalimot sa pamamagitan ng kanyang pagtitinda ay mas lalo pa yata siyang nakaramdam ng kalungkutan. Dahil may mga naririnig siyang hindi kaaya-aya mula sa ibang tao. Ngunit ang lahat ng iyon ay tiniis niya dahil ayaw niyang gumulo ang kanyang buhay. Lumipas pa ang ilang buwan ay napalitan naman ng saya ang lungkot ng mag-asawa nang mapag-alaman nilang nagdadalang tao na muli si Kiara. Hindi na rin siya pinagtrabaho ni Larry. At kung kinakailangan niyang lumiban sa kanyang trabaho para lang maalagaan ang asawa ay gagawin niya. Ngunit tila hindi pa sapat ang lahat ng kanilang ginagawa dahil sa isa pang pagkakataon ay muli na namang nakunan si Kiara dahilan para mas lumala ang mga naririnig niyang bulungan ng iba. Naku, alam niyo ba, parang nakarma yata yung mag-asawang yan sa nangyayari sa buhay nila. Balita ko, pinalayas daw yung babae ng tiyay niya dahil nga raw nabuntis ng maaga. Graduating pa naman sana sa sekundarya. Eh talaga? Nasaan palang mga magulang yan? Ang pagkakaalam ko, patay na raw ang ina. Ang ina naman daw niya yun. Hindi niya minsan nakilala. Ang tiyahin niyan kumukup sa kanya, pinag-aral pa. Pero tingnan niyo naman ang agang lumanti at walang utang na loob. Nagpabuntis kaya pinalayas. Magkaedad lang ba sila ng asawa niya? Oo, pare silang graduating sa sekundarya pero sinayang lang. Dalawang beses na yung nagbuntis at dalawang beses na rin nakunan. Kaya ano pa bang masasabi natin? Karma nila yan. Hindi pinapayagan ng Diyos na bigyan sila ng supling dahil mga walang utang na loob. Ang lahat ng mga iyon ay rinig na rinig ni Kiara. Hindi na bago sa kanyang makarinig ng ganoon pero ang pinakamas nasasaktan siya ay yung sasabihin nilang karma nilang mag-asawa ang pagkawala ng kanilang mga anghel. Kaya naman wala siyang nagawa kundi ang magkulong sa kanyang silid at mag-iiyak. Bagay na nahalata naman ni Larry nang makauwi ito galing sa trabaho. Dahil mugtong-mugto ang mga mata nito. Anong nangyari sa'yo? Umiiyak ka na naman oh. Nag-aalalang tanong ni Larry sa kanya. Napuwing lang ako. Napuwing? Ganyan kamugto ang mga mata mo? Tapatin mo ako, Kiara. Anong nangyari? Wala nang nagawa pa si Kiara kundi sabihin dito ang totoong nangyari. Pagsasabihan ko sila. Larry, wag na. Hayaan mo na sila. Hindi. Sumusobra na sila. Mapapagod din yun sila. Ayokong pag ginawa mo ay mas lalo pang magkagulo. Hayaan mo na sila. Sigurado ka? Oo, hayaan mo na sila, Larry. Hindi naman nila ako sinaktan. Ikay ayos lang. O siya, sige. Pero kapag may narinig kang hindi na kayang ignorehan, sabihin mo lang ako, ha? Oo, salamat. Nga pala. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung gusto mo bang mag-aral ulit. Sa naging tanong ni Larry ay doon na naiangat ni Kiara ang ulo. Ako? Mag-aaral? Oo, may trabaho naman ako. At dahil ayaw na kitang pabalikin sa paglalako ng pangmeryenda, naisipan kong pabalikin ka na lang sa pag-aaral para hindi mo naisipin pang tungkol sa mga anak natin na hindi ibinigay sa atin ng tuluyan. Ayokong nalulungkot ka, alam mo yan. Pero ikaw, Kiara, matalino ka. Sayang naman kung hindi ka magtatapos, di ba? Ayoko rin naisipin mong porket nakatali ka na sa akin ay dito na mahihinto ang buhay mo. Nandito lang ako lagi. Handang suportahan ka sa lahat ng gusto mo sa buhay. Ang tagumpay mo, tagumpay ko na rin. Sa labis na kagalakan ay agad namang niyakap ni Kiara ang asawa. Salamat, Larry. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Yan lang naman mahalaga sa akin eh, ang makita kang sumaya. Kaya lang, niya ako, pakiramdam ko, tanda-tanda ako na. Ito ka ba? Huwag kang mahiya. Tsaka hindi ka pa matanda, no? Ilang taon ka lang naman na hinto eh. Di pa huli ang lahat para sa'yo. Tsaka alam kong kaya mo, ikaw pa ba? Ngumiti naman si Kiara bilang tugon. Sa tulong nga ng minamahal niyang asawa ay muli siyang nakabalik sa eskwela. Lahat naman ang ginagawa niya para hindi na mabigo.
Hindi rin nawala si Larry sa kanyang likod kaya labis-labis ang pasasalamat niya dahil nagkaroon siya ng mabait at responsableng asawa na handang isakripisyo ang sarili niyang pangarap para lang matupad nito ang kanyang pangarap. Palagi rin itong pinapalakas ang kanyang loob lalo na sa tuwing nararamdaman niyang parang nahuhuli na siya sa iba. Hindi naman niya binigo ang sarili at si Larry dahil sa awa ng Diyos ay nakapagtapos nga siya ng sekundarya. "San mo ba gustong mag-aral sa kolehiyo? Sabihan mo lang ako ah." Nanlaki naman ang mga mata ni Kiara sa pagkabigla. "Mag-aaral ako sa kolehiyo? O naman, igagapang ko yan para sa'yo." "Pero Larry..." "Pero ano, bakit? Kala mo ba hanggang sekundarya lang kita pag-aaralin? Dahil nasimulan na natin to, edi pagpatuloy na natin to hanggang sa makapagtapos ka na rin sa kolehiyo. Di mo naman kailangan gawin to eh. Gagawin ko to dahil mahal kita at gusto kong matupad ang lahat ng gusto mo sa buhay. Igagapang ko ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Gagawan ko ng paraan ang mabayarin. Sigurado ka?" "Oo na." Hindi pa man nakakatapos si Larry sa pagsasalita ay agara na siyang niyakap ni Kiara. "Salamat Larry. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Mas mahal na mahal kita. Kaya nga gagawin kong lahat para sa iyo eh." Dahil nga dooy, agad namang inasikaso ni Kiara ang kakailangan niyang ipasa para makapag-enroll na sa kolehiyo. Kumuha lang siya ng kursong hindi masyadong malaki ang babayaran. At 4 na taon lang. Dinoble naman ni Larry ang kanyang pagkayod alang-alang sa pag-aaral ng kanyang asawa. Bagay na na-appreciate naman ni Kiara. "Kumusta naman ang pag-aaral mo?" Tanong sa kanya ng asawa nang magsabay sila sa hapunan. "Maayos naman. Mahirap pero kailangan kayanin. Dahil alam ko namang mas nahihirapan ka. Hindi ko naman iniinda ang hirap eh, basta para sa'yo. Pagbutihan mo lang at masaya na ako." Ngiti ni Larry sa kanya. Lumipas pa nga ilang taon, ang paghihirap ni Larry sa pagkayod at ang pagpupuyat naman ni Kiara ay nagbunga na rin sa bukas dahil nakapagtapos na nga siya sa kolehiyo. Hindi naman naghahangad si Kiara ng bonggang selebrasyon dahil ang gusto niya lang ay makasamang asawa at ang yumaong ina. Kaya naman nagdala na lamang sila ng pagkain habang dinadalaw ang puntod ng ina ni Kiara. "Ma, eto na po yun. Nagtapos na po ako. Hindi nga lang po bilang isang abogada pero may masaya rin po ako na nagawa sa buhay ko dahil may diploma na po ako. At iaahalay ko po sa inyo at syempre kay Larry, sa asawa ko po na siyang naging dahilan ko bakit nagawa kong lahat ng to." Masayang wika ni Yara sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ilang oras lang silang nanatili doon at umalis na agad. Wala namang sinayang na panahon si Kiara dahil naghanap na agad siya ng trabaho. Hindi naman siya nabigo dahil nakapasok na nga siya sa isang kumpanya at may regular ng sahod kaya natutulungan niya na ang asawang si Larry sa mga gustusin nila sa bahay. Noong una'y wala namang naging problema sa dalawa. Pero nang tumagal ay tila nagkakaroon na sila ng hindi pagkakaintindihan. Katulad na lamang isang gabi nang nakita ni Kiara ang bayarin nila sa tubig habang siya'y naglilinis. Doon niya nakita na lampas na pala sa due date ang bayarin nilang iyon kaya agad siyang napatanong sa asawa. Larry, pagtawag niya dito. "Oh, bakit? Nakapagbayad ka na ba sa tubig? Lampas na due date na to eh." "Ah, hindi pa. Hinihintay ko pa kasi ang sahod ko hanggang ngayon hindi pa binibigay." "Mag-iisang buwan ang hindi binibigay ang sahod nyo ah. Wala pa bang balita dyan?" "Wala pa nga eh, pero baka bukas o makalawa meron na. E di lalaki ng penalty natin. Kaya pala walang tubig 2 araw na eh dahil naputulan na pala tayo. May pera naman ako dyan, yan na lang muna." "Hindi, ako nang magbabayad niyan." Ngunit kasabay noon ay ang pagkawala naman ng kanilang ilaw. Agad lumabas si Kiara para tingnan kung wala din bang kuryente ang kapitbahay nila. Pero nang makitang maliwanag ang bahay ng kanilang kapitbahay, ay doon na siya napahinga ng malalim. "Pati kuryente, hindi mo pa nababayaran?" "Hindi pa nga." "Bakit hindi mo sinasabi sa akin, Larry? Hinintay mo pa talaga maputulan tayo? Ginusto ko bang maputulan tayo?"
Gusto ko isipin na hindi, pero naiisip ko rin na dahil dyan sa pride mo na hindi ko maabot-abot, kaya tayo mapipilitang kumapa sa dilim ngayon. Hindi na kasi bago yun kay Kiara dahil nakailang bigay at abot ng pera na siya sa asawa ay hindi talaga nito tinatanggap. Kaya minsan ay naiinis na rin siya. Ako naman ang nagbabayad din dati ah. Kaya kaya ko pa rin bayaran din ngayon. Sinabi ko bang hindi? Ang akin lang kung wala ka, meron naman ako. O ngayon, anong nangyari? Walang tubig at kuryente. Nagtatrabaho ko para makatulong, Larry. Hindi mo kailangan gawin yun. At bakit? Parang sinasabi mo rin sa akin na walang kwentang pagtatrabaho ko. At walang kwentang pagpapaaral mo sa akin. Kung ganun pala, sana hindi mo na lang ako pinag-aral. Ang away na iyon ay nasundan pa ng nasundan at nung una'y naaayos naman nila iyon agad. Ngayon ay tumatagal pa ng ilang araw bago sila nagkakabati. Mas lalo namang lumala ang kanilang sitwasyon nang mawala ng trabaho si Larry. Sinubukan niyang mag-apply ng ibang trabaho, pero hanggang ngayon ay hindi pa siya natatawagan. Doon ka na lang kasi mag-apply sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Pasok ka agad doon. Magkasama pa tayo. Suhestyon naman ni Kiara sa asawa. Papatawa ka ba? Hindi nga ako nakapagtapos ng sekundarya, di ba? Ano naman ang magiging posisyon ko doon, janitor? Gwardya? Utusan? Ano namang mali sa pagiging isang janitor o gwardya? Talaga ba, Kiara? Hindi ka kaya mahiya kapag malaman ang katrabaho mo ng asawa mo isang janitor? Hindi. Eh, hindi ko naman iisipin yun. Ikaw lang naman nag-iisip ng mali, Larry. Kasi lahat ng sinasabi ko, ayaw mong pakinggan. Asawa mo pa ba ako? At sa tingin mo, gusto mo bang hindi na kita maging asawa? Tinatanong kita, Larry, kaya huwag mo kong sagutin ang isa pang tanong. Asawa mo pa ba ako? Dahil pakiramdam ko, hindi eh. Bukod kasi sa hindi mo ako pinapakinggan, mas ramdam ko pang kaaway at kakompetensya mo ko. Normal lang sa atin na magtulungan sa lahat ng bagay. Kung wala ka, ako ang magkagawa. Magbibigay. Ganun ka naman sa akin nun, di ba? Nung walang-wala ko. Di ba? Huwag mo naman sanang masamain ang mga ginagawa ko. Paano ko hindi mamasamain? Pinamumukha mo sa akin na wala akong kwenta. Talaga? Narinig mo bang lumabas yan sa bibig ko mismo? Hindi, di ba? Ikaw lang naman nag-iisip niyan eh. Alam mo, kung ganito tayo palagi, mabuti pang na maghiwalay tayo? Sige! Maghiwalay tayo para hindi mo maramdaman na wala kang asawang walang kwenta. Pinal nitong wika at umalis na sa kanyang harapan. Wala namang ibang nagawa si Kiara ng mga sandaling iyon kundi ang umiyak. Sinubukan niyang tiisin ang pagbabago sa ugali ng kanyang asawa. Pero nang hindi niya nakinaya ay nakipaghiwalay na lamang siya rito. Hindi niya na kasi nakikilala si Larry at parang hindi na ito ang Larry na minahal niya noon. Masakit man para kay Kiara ang nangyari pero mas pinili na lamang niyang ituon ang sarili niya sa pagtatrabaho. Hindi na rin kumontak sa kanya si Larry kaya iyon na lamang din ang ginawa niya. Ang ignorahin ito. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho at nang makapag-ipon siya ay doon niya naisipang mag-aral ng law na siyang pangarap na pangarap niya noon pa man. Hindi naman siya nabigo dahil makalipas ang ilang taon ay naging ganap na siyang abogada. Kasabay ng kanyang pag-unlad ay marami na siyang natulungan. Wala rin siyang pinipili dahil bilang isang alagad ng batas, handa siyang ipagtanggolan kahit na sino. Mapamayaman man o mahirap, basta't ang sinisiguro niya lang ay nasa tama siya papanig. Isang araw dahil malapit lang ang tinutuluyan ni Kiara sa isang pamilihan ay nagpasya siyang maglakad papunta doon. Pansin niya kasing wala na siyang stocks na pagkain sa lagayan dahil abala rin siya sa bagong kasong hawak na ngayon. At hindi na siya nakakapag-grocery. Dala ang kanyang maliit na bag at suot ang isang simpleng kasuotan ay naglakad na siya papunta doon. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit ay agad nang nangunod ang kanyang noo nang mapansin tila na may tensyon sa loob ng pamilihan kaya tumigil muna siya saglit at lumapit sa mga ilang taong nagkukumpulan rin sa labas. Anong nangyayari? Tanong niya sa isang ginang. Dako, may hinuhuli ang mga pulis sa loob. May nakawan kasing nangyayari.
Sagot naman ito sa kanya. Grabe na talagang panahon na yun, kahit may mga CCTV na, may lakas na loob pa rin yung mga taong gumawa ng masama. Naku, sinabi mo pa, delikado na talagang panahon na yun. Kayo naman, baka naman napilitan lang mga tao na magnakaw. May mga nakikita kasi akong ganyang senaryo din eh, na dahil sa hirap ng buhay, napilitan na lang magnakaw. Kahit na no, alam naman nilang masama yan at talagang kulong ang resulta niyan. Iilan lamang iyon sa mga naririnig ni Kiara na sagutan ng ilan sa mga naroon. Ilang sandali pa'y lumabas na nga ang tatlong pulis na may bitbit na isang lalaki na sa tingin niya iyon nga ang sinasabi nilang nagnakaw sa loob ng pamilyan. Ngunit agad bumilis ang kabog sa dibdib ni Kiara nang makita niya kung sino ang lalaking dinampot ng mga pulis. Walang iba kundi ang kanyang asawang si Larry. Hindi siya nito nakita dahil nakayuko lang ito papasok sa kotse ng mga pulis. Parang natuon sa kanyang kinatatayuan si Kiara sa nakita. Naku, tapat lang na makulong yung taong yun. Rinig niyang wika ng ginang nakausap niya kanina. At imbis na mamili ay bumalik si Kiara sa kanyang apartment at nagbihis sa kadali-daling nagtungo sa presinto. Gusto niyang makausap ang dating asawa. Pagdating niya naman doon ay nakipag-usap na rin siya agad sa mga kapulisan at nagpakilalang isa siyang abogada. Kaya naman pinalabas nila si Larry para makausap niya ito ng mas malapitan. Nang sandaling makita niya ang dating asawa at magtama ang kanilang mga mata, ay agad nang gilid ang mga luha sa mga mata ni Kiara. Kung hindi niya kasi ito tititigan ng mabuti ay hindi niya talaga makikilala na asawa niya pala ito. Malaki kasi ang ibinagsak ng katawan ni Larry at mahaba na rin ang buhok nito na animoy ilang buwan nang hindi nagugupitan. Larry, panimula niya. Ano ginagawa mo dito? Sagot naman ito sa kanya na natiling nakayoko at hindi siya matingnan muli sa mga mata. Pwede bang magkangyum ko kapag kinakausap kita? Mahinahon niyang wika rito. Hayaan mo na akong ganito, Kiara. Hindi kita matingnan sa mga mata dahil nahihiya ako sa'yo. Tingnan mo naman ang itsura ko. Para namang kinurot ang puso ni Kiara ng mga sandaling iyon, kaya naman hinawakan niyang kamay nito para maisip ng dating asawa na hindi nito kailangan mahiya sa kanya. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Hindi naman kita huhusgahan eh. Asawa mo pa rin ako, Larry. Kalmado niyang wika. Napatingin naman siya ng dahan-dahang inaangat ni Larry ang kanyang ulo para siya itingnan. Paano mo nalamang nandito ako? Tanong ni Larry sa kanya. Kanina bahala ko sanang mamili dahil wala na akong pagkain sa bahay. Pero hindi pa man ako nakakapasok. Napansin kong parang may tensyon sa loob ng pamilihan. May ilang tao rin nagkukumpulan doon kaya nagtanong-tanong na ako. Nalaman ko nga na may nanakawan daw na nangyari sa loob at may hinuhuli ang mga pulis. Nang nakita kong ikaw ang hawak-hawak nila, doon ako na alarma at agad kang pinuntahan dito. Salamat sa pagpunta mo pero hayaan mo na ako dito. Deserve ko namang makulong dahil mali naman talagang ginawa ko eh. Alam mo naman palang mali eh. Bakit mo pa ginawa? Humugot ng malalim na hininga si Larry bago mapait na napangiti. Wala naman kasi akong ibang pagpipilian, Kiara. Sa madaling sabi, kumapit na lang ako sa huling tsansa para mabuhay at makakain. Simula kasi nang maghiwalay tayo, masasabi kong yun ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Nawalan ako ng direksyon sa buhay. Nawalan ako ng pag-asa. Na parabang kulay sa sarili kong buhay ay unti-unting kumukupas at hindi ko alam kung paano ko pababalikin sa dati. Napabayaan ko ang sarili ko at ngayon nahirap na ako umabot na sa puntong kinakailangan ko ng magnakaw para lang makakain. Alam kong mali ang ginagawa ko pero wala naman akong ibang mapagpipilian eh. Kasunod ng mapait na pagtatapat ni Larry sa dating asawa ay ang pagbagsak naman ng kanyang mga luha. Ramdam na ramdam ni Kiara ang hirap na dinanas ni Larry sa mga salitang binitawan niya, kaya naman maski siya hindi na rin napigilan ng mga luhang, lumalabas na rin mula sa kanyang mga mata. Unti-unting bumabalik sa alaala ni Kiara ang lahat ng sinakripisyo ni Larry noon para siya itulungan.
May mga hindi man sila pagkakaintindihan na nauwi sa hiwalayan. Pero ngayon, alam niyang sila rin naman ang nangangailangan ng tulong ay hinding-hindi siya magdadalawang isip na tulungan ito. Larry, huwag kang mawala ng pag-asa. Nagkamali ka, oo. Pero hindi naman ibig sabihin ng masama kang tao. Na-deserve mong nangyari sa'yo. Nandito ako. Tutulungan kita. Tutulungan mo ako. Pero Kiara, kagaya nga ng sabi ko, asawa pa rin kita. Minsan mo rin akong tinulungan noon. Parte ka ng tagumpay ko ngayon, Larry. Kaya, ngayon na alam kong kailangan mo ng tulong ko, gagawin kong lahat, matulungan ka lang. Kiara, lahat ng ginawa ko sa'yo noon, galing yun sa puso ko dahil mahal kita. Hindi ako naghahangad ng anumang kapalit. Alam ko naman yun at bukal din sa loob kong pagtulong ko sa'yo ngayon. Hindi ko naman sinasabi na kaya ka tang palayain ngayon dahil alam ko naman talagang kasalanan mo yung ginawa mo. Pero tutulong pa rin ako, hayaan mo akong gawin to. Dahil nga do'y mas lalong napaiyak si Larry. Naiyak na rin lalo si Kiara at niyakap ang dating asawa. At tulad ng ipinangako ni Kiara ay ginawa niya nga ang lahat para matulungan si Larry. Pansamantala lang din itong nakulong dahil naayos agad ni Kiara ang problemang kinakasangkutan ng dating asawa. Nang tuluyan naman itong makalabas ay isang mahigpit na yakap agad ang iginawad ni Larry kay Kiara. Dahilan para mamula ang mukha nito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pasensya na Kiara, nadala lang ako sa kasiyahang naramdaman ko. Isa pa, hindi naman ako makakalaya kung hindi dahil sa tulong mo, kaya sobrang salamat talaga. Pang ilang pasasalamat mo na ba sa akin yan ha? Walang anuman nga, dahil nakalaya ka na. Pwede bang makailam ako sa itsura mo? Bakit? Magpapagupit tayo. Tara na. Sabay hawak sa kamay nito. At sa hindi nila inaasahang pagkakataon ay doon na rin nila napagtanto na mahal pa rin nila ang isa't isa. Kaya naman ang maglakas loob si Larry na humingi ng pangalawang pagkakataon kay Kiara ay walang pag-aalinlangan niya itong tinanggap. Sa kabila ng hirap na dinaranas ngayon ni Larry, ay buong puso pa rin itong tinanggap ni Kiara katulad ng pagtanggap nito sa kanya noon. Tinulungan niya rin ang asawa na makabangon muli kaya nang magmula noon ay bumalik na sa dati ang kanilang relasyon at namuhay na muli ng punong-puno ng pagmamahalan. Hindi man perpekto ang kanilang relasyon at hindi man nawawala ang kaunting away at hindi pagkakaintindihan, pero ngayon sinisiguro na nila na magkakaayos agad sila. Pag-usapan ang problema at ituring nakakampi ang isa't isa at hindi kaaway. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Abugada.